isa sa mga maituturing na all-time favorite ulam ng mga Pinoy, ang sisig. Mula ito sa Pampanga, na binansagang culinary capital ng Pilipinas. Ginagamitan ng iba-ibang sangkap ang sisig. Depende kung anong klase ito. Pwedeng pork sisig, bangus sisig, at tokwa sisig. Pero ang karaniwang makikita sa maraming lugar gawa ng mga kainan at karinderya ay ang pork sisig. Siguradong matatakam kayo dito, pero hinay-hinay lang dahil mas mahalaga pa rin ang inyong kalusugan. Kaya para mabigyan tayo ng dagdag kaalaman sa pagkain ito, narito ang ating nutritionist dietitian na si Dr. Dexter Makalintan. Good morning kuya at sa lahat ng ating mga viewers all over the world. Madalas po ba kayong mag-ulam ng baboy? I'm sure isa sa mga paborito ninyo ang pork sisig. Sino nga ba naman ang aayaw dyan lalo na kapag ka ang lulutuin ay ang crispy sisig na sizzling? Pero bago tayo sumabak sa kainan, alamin muna natin kung ano nga ba mga makukuha natin sa pagkain nitong crispy pork sisig. Konting history lamang po na tayo mga kasangbahay. Ang salitang sisig ay hango mula sa Tagalog na salitang sisigan na ang ibig sabihin ay paasim o gawing maasim. Noong 1970s sa Pampanga, ipinakilala ni Aling Lusing ang sisig. Nagsimula sa turo-turo, ngayon ay umabot na sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo na rin ang sisig. At syempre, mayroon ding iba't ibang versions ang lumabas. Sana matikman ko din yung galing kay Aling Lusing. Oo nga naman, ngayon aralin nga natin ang nutritional content ng sisig at para malaman natin yan, tingnan natin ang ingredients. Tenga ng baboy, taba ng baboy, konting laman, soy sauce, black pepper, flakes, garlic powder, calamansi, butter or margarine, and chicken liver. Minsan naglalagay din ng mayonnaise, ng salt, at minsan naglalagay pa nga ng itlog. Sa ingredients pa lang, medyo alam nyo nang medyo putok-batok talaga ang mga ito. Sa isang cup pa lamang ng sisig, siksik at liglig ito sa calories, around estimated 500 calories yan. At si 70% to dito ay nagmumula po sa taba. Kung kayo ay medyo tumataas ang presyon at ang kolesterol, medyo kinakailangan nyo rin pong magdahan-dahan dyan sa pagkain yan dahil ang isang cup pa lamang mayroon ng around 220 mg of kolesterol. Mataas din po ang sodium content at around 1,200 mg kaya maaari po talaga tumaas ang inyong mga blood pressure. Tandaan, kung masyadong tumataas po ang inyong mga blood pressure, pupwede itong magdulot ng iba pang mga health risks katulad ng sakit sa puso at pupwede rin mag-abot pa yan sa stroke. Yung ibang tao, they prefer na medyo maanghang ang pagkakatimpla ng kanilang sisig. Kapag kaganyan, lalong mapapagana kayo at pupwede rin maparami ang inyong mga kanin. Problema naman, kapag ka naparami ang kanin, pupwede rin tumaas po ang inyong mga blood sugar. So, double and triple whammy yan. Tandaan din natin na kapag ka medyo maanghang ang inyong kinakain, maaari din po kayo mag-acid reflux. Pero hindi ko naman po sinasabing huwag na kayong kumain yan. Ang sinasabi natin parati ay dahan-dahan lamang dahil maaaring magkaroon kayo ng problema in the long run kung aaraw-arawin natin yan. Nagpapaalala lamang po kami dahil dito po sa GMK, ang gusto po namin ay mapangalagaan kayong lahat. So paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy ka. Okie dokie, see you again sa ating next episode ng ating Eatimology.